pero kung nag-aalala sa alta presyon, bakit hindi raw subukan ang mas healthy na mga putahe para sa Pasko? Na matitikman din dito sa Pampanga. Ang lechon na hindi manok o baboy, kundi rabbit! Isang uri ng poultry animal ang mga kuneho, kaya maaari itong gawing pagkain. At ang rabbeatchon o rabbit na lechon, negosyo ni na Michelle at ng asawa si Calvert na isang Marshallese o taga Marshall Island. Noong paman, hilig na raw ni Cal na maglechon. At nang malamang masustansya pala ang rabbit meat, naisipan nilang subukan ang paglilechon nito noon lang isang taon. Ang kanila kasing anak na si Mishka na diagnosed na may stage 2 nerve cancer noong ito'y 3 taong gulang pa lang. Pero ngayon, sa edad na 11 taon, cancer-free na raw si Mishka. Gayunpaman, sinisiguro pa rin daw nila na masustansya ang kinakain ng kanilang anak. For a mom na merong daughter na may pinagdaanan before nagka-cancer at an early age, ayoko nang maulit yung senaryo ng buhay ko na yon. So, at one point, gusto ko na ma-assure na something healthy ang ihahanda ko po sa table para sa family ko. Ang mga rabbit na kanilang inililechon, binibili nila sa mga rabbit farm. Sa paglilechon, ibinababad muna nila ng matagal ang rabbit meat sa kanilang mga sikretong pampalasa. Una munang itutuhog sa rod ang rabbit. Ngayon naman po, lalagay na po natin yung ating tanglad po sa loob po na siya ng rabbit. And then, saka po natin siya tatahigin sa loob. Sunod itong papahira ng toyo, saka lulutuin sa ibabaw ng nagbabagang uling. Matapos ang 30 minuto, luto na ang rabbit lechon. Ang regular rabbit lechon nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Samantalang ang spicy rabbit lechon nagkakahalaga naman ng 1,300 pesos. Sakto na raw ito para sa 5 hanggang 7 katao. Wala rin daw tapon sa pagluluto ng rabbit meat. Dahil ang ulo nito, ginagawa naman nilang sisig. Rabbit sisig! Anyone? Ang karne pwede rin daw igiling at isahog sa gulay. Presenting Stir Fry Rabbit Toge. Sabot-sabi mga putahe pamula sa rabbit ang naisipan ni na Michelle at Calvert. Ang rabbit lechon at iba't ibang rabbit dishes na ito, open for delivery or pick-up sa bahay nila sa Angeles, Pampanga. Last year po, yun po yung total change po sa amin. Nag-try po kami na rabbit po naman this time yung hinanda po namin. And seems like okay naman po, mga bata, madali po ma-accept kasi hindi rin naman po nalalayo yung lasa niya sa pork. The rabbit pasta is juicy and a little bit cheesy. Delicious. The rabbit is more tastier than the lechon pig. For me, it's like a combination of pork and chicken. And I prefer eating rabbit because it's more healthy than other meat. Bagamat matagal nang kinukonsumo ang rabbit meat, hindi pa rin ito ganoon kapopular sa atin. Pero kung tatanungin ang eksperto, ang rabbit meat, masustansyang alternatibo raw sa baboy at manok. So tulad ng ibang mga proteina, ang rabbit meat ay magandang source ng protein na kailangan ating katawan pang build ng muscles, pang gawa ng antibodies, etc. Ngayon, ang kaibahan ng rabbit meat sa ibang mga uri ng karne tulad ng chicken, pork at iba pa, ay ang rabbit meat ay mas mataas sa omega-3. Na ang omega-3 ay importante sa ating immune system, sa ating blood pressure, at sa ating brain function. Siguro din lang natin na maayos yung pagluluto nito tulad ng ginagawa natin mga precautions kapag tayo ay nagluluto ng pork, beef, at chicken.